Gawa tayo ng ano, pusa na lalagyan ng palaman. Kamusta kayong mga langga? Tulungan niyo ako paggawa nito. Kumusta kayo? Lalagyan ko ng ano, ng carne. Lalagyan ko ng ano, giniling sa loob. Paborito ito ng tatay. Pag nilagyan to, iba, igisa mo yung ano, yung... Kailan yan? Bukas ngayon? Oo, pwede bukas. Pero ano kasi mas... Matrap eh. Kung magaganyan ka pa bukas, no? Sayang sa... Masarap ito. Yung tatay, gusto ito. Basta laham sa loob. Yung ano, yung corn beef. Yung giniling ba, lagay mo dito sa loob. Tapos, lagay mo yung salsa. Pinasok mo, te. Ang? Yan, sila. Si nanay. Madas sa labas, eh. Hindi nga ako makaano, eh. Nagtakip nga ako ng damit. Hindi na ako nagbihis. Pagbaba ako kami sa... Ano? Di. Grabe, ano? Nung kami pumunta sa ospital, nako, hindi namin makita ang daan. Sabi ko, hamat, hindi mo makita ang daan. Takot man ako, baka mabangga ba? Hindi yung makita ang daan kung mamay, kung saan ka na napapunta. Dahan-dahan na magpatakbo. Hindi siya mabilis. Kasi delikado eh. Oo, delikado. Ngayon, mas may gigi na ngayon. Eh, kanina, sobrang ano eh. Magawa ka nito, mabusisi. Kailangan, gawain mo tayo, linisan mo ngayon. Tapos bukas mag-isa ka ng ano, mag-isa ng kwan, giniling, pag ipasok dito. Gigisahin mo ba yung giniling? Oo, gigisahin ka yung giniling. Yung parang nagluto ka lang ng corn beef. Yung sibuyas, bawang, yan, kamatis. Kasi ilalagay mo. Tapos? Oh, wala nang kamatis. Tapos pag ilalagay mo dyan, taste mo lang. Hindi. Oo, yung kunti lang na parang fry. Kunti. Tapos, pagka ano na siya, anuhin mo na, gumawa ka ng salsa na tomato sauce. Na may ano, sampalok ka. Tapos yun din ang isalsa mo. Tapos pukuluan mo na maluto lahat. O ano siya. Tatakpan ko din yan. Takpan ko rin dito, parang hindi lalabas. Kasi ko pag hindi ko tulutuin, masira lang to. Kaya ayaw naman magpalagay sa marag.
Kaya ginagawa kong ganito. Gusto ko yung iba-ibang makakain nila ba. Hindi yung palagi lang masbos. Marag, marag. Hmm. Kaya nga nagawa ko yung ano, yung niluto kong ganyan, naubos sa taas. Naubos sa taas. Yung kasama ko, kusa lang yan, nag-ano yan dyan. Kahalongkat, siya na maglinis. Oo, oh, kasi nandito na yung cellphone niya eh. Hindi naman madala doon, hindi niya mailapag. Kasi kapag utosan si nanay. Dito lang. Inaagawan niya, tinataklos niya. Yun, maglutot lang siya. Yun. Kung alam niya magawa niya dito sa kasina. Wala siyang magawa, hindi. Yun, magdamag yun. Maghapon yun. Hindi yun nagtatawa, nag... ano sa ibang kausap, wala, asawa niya lang, yung lalaki lang, matindi. Sa 2 taon niya rito, never niya nakausap anak niya. Hmm? Totoo, nanay niya. Yung malapit na siya uwi, yun lang. Nung nag-chat yung nanay niya na, hindi mo talaga sasagutin ang tawag ko, sabi niya, sige, ituring mo na lang, wala kang magulang. Na ganun. Yun. Nagtawag siya nung nasa masara kami. Iyak siya ng iyak. Ngayon, pinakita niya ako. Ilongga pala nanay niya, taga Iloilo. Nakita niya ako, kinausap ko nanay niya. Sabi niya, sa tagal niya yun dyan, hindi ko pa yun nakausap. Ngayon lang. First time lang. Ay, kura lang yung ano. Yun. Tapos sabi ko, itong babae mo. Siling ko, itong babae mo. Tingnan, huwag kang nakausap. Ayun, sinabi niya. Tapos sabi niya, ayaw niya daw kausapin kasi iiyak lang daw, ayaw niya makitang iiyak. Never niya talagang nakausap. Nakausap ko nanay niya sa Ilongguhan na salita. Oh. Naandyan din siya sa tabi ko. Naintindihan niya? Nakakaintindi siya, pero hindi talaga siya makaano kasi Pangasinan siya eh. Pangasinan siya, hindi niya maintindihan. Nanay niya talaga, bata pa sa Iloilo. Pero siya pinanganak sa Pangasinan, kaya hindi sila nakapunta sa Iloilo. Hindi siya kaya nakausap ko lang nanay niya. Sabi ko, niya lang lahat ng oras niya doon sa ano. Hindi man lang wala man lang naghambal si Emo. Na istorya ng mga bata niya. Wala. Sus, ako, importante, anak ko ah. Saan? Yun. Wala eh. Yun, simula nung nakausap niya na nanay niya, napauwi na siya. Yun, panay-panay na siya. Ayun, nagpadala na siya ng pera. 3,000. Na ganun. 3,000. Oo, sa akin pa yan nadaan. Gcash. Sa akin pa yan nadaan. Kasi ganyan na, ako sa Gcash ko eh. Nilulugan ko yan ng malaki. Minsan pa may nagpipayment sa akin din yan. Sa account ko. Hindi nga, sa Gcash ko lang. Hirap yung ganun. Ako, sa akin, di bali na. Anak ko, palagi kong kausap. Kahit ako. Pag na-video ko na yung asawa ko, basta makita ko yung anak ko, hanapin ko agad yung anak ko, nasaan, yung ginagawa. Yung mga anak ko, nasaan sa ate mo, Mim? So, buti pa nga yan si Ronnie kasi tuwing update siya. Ga, itong ginawa ko ngayon, updated siya. Ga, ako ng tubig, umulan dito, ganun siya kagad. Umulan dito, simula alas 4, mga kanal ba? Para hindi mag-ikwan. Yung lahat siya, lahat ko anong ginawa niya, update siya. Hindi ko man siya tinatanong. Ganda na, pag sinabi ko na ko, naman siya. Kasi may ganun din mga anak ko. Natutuwa lang ako sa mga anak kasi, kahit pa paano, talaga sila sa akin. Ngayon, natatawa ako sa pangalawa ko kasi may alaga siyang aso. May damit na siya, may shampoo na.
By diaper pa, naku, ginastusan niya. Gastong sa pang dulo diaper niya araw-araw. Bukod niya pa. Makin mo, ang ganda-ganda ng, ano niya, ng damit, kulay blue na, tapos may sinturon dito. Mayroon na kasi siya. May binili na yan dati. Tapos dun niya pinaalaga sa nubyo niya. Yun. Eh, parang nag-break naman sila. Binigay niya na doon. Ngayon, meron naman siya. O, ngayon, mabait kong isa. Mabait din yung isa. Hindi ko lang alam. Kasi sabi niya, parang bata daw eh. Mabait din yung isa, Palagi ngayon napunta sa bahay, palagi ko ngayon ito utusan. Nung sa lukuya na nag-lockdown. Lagi ko yun inutusan, nubyo niya, kasi may motorman. Tabing bahay lang namin, sa likod lang ng bahay. May sariling bahay sila sa Laguna. May sariling lupa. Nag-iisang anak. Mayroon tita. Sabi ko, pasuyo sana ako eh. Pa-withdraw sana ako. Nag-withdraw yan 20 mil. Mga ganyan. Nag-withdraw yan siya. Binibigyan ko siya 200, 150. Ayaw na kunin. Ikukunin mo. Pag may rindam. Nakuha ko man. Kinukuha niya mo. Kaming sa pag-birthday niya, binibilang ko rin siya mga lechon manok, tapos pizza. Pero nagbibigay sa amin, kung anong luto nila, nagbibigay sa amin. May tricycle din siya. Kapag wala siyang pasok, namamasada. Pag uwi niya, may Jollibee na yan, ibibigay sa amin. Hindi ko lang alam eh. Ayaw ng anak ko eh. Wala tayong magagawa. Hindi ko naman hawak ang puso niya. Kung sino ang gusto nila, di. Magaling lang eh, kasi hindi man sila nagsisikreto sa akin. Yung maganda. Kahit malayo kayo. Kahit alam yung, mo yung hindi sila nagsikreto. Ma, may naniligaw sa akin. Mga ganito. Sabi ko, talaga. Sabi ko, patingin nga ng picture. Sabi niya, ma, ito yung ano niyo, FB. Sabi ko, sige, friend ko. Ganon. Tapos sabi, ikaw nini, nasaan na yung sa ano? Wala na kami yan, ma. Sabi ko, ganon. Bakit? Sabi niya, matagal na wala kami noong December pa. Eh, December pa pala. Palagi ko inutosan. Tapos si wala na pala kayo? Sabi ko. Friend lang kami. Sabi ko, ganun. Ay, kaya naman. Kaya pala, Lukuloko talagang anak ko. Inuutusan ko. Tapos wala na pala sila. Yung bunso ko naman. Parang hindi ko na yata kayo nakikita. Na magkasama. Na ayaw ko ma-stress ma. Na-stress ako. Patay. Ngayon, iba na naman din. Mabilis lang magpalit ba? Mga anak ko. Nama, ito naliligaw sa akin, Kaklase na rin pala. Pero may trabaho. Na panganay. Kailan parang nanay niya matapoto. Grabe daw kadaldal. Tapos pag wala-wala na daw anak niya, hinahanap pang anak niya doon sa anak ko. Ina, hindi mo pa rin niya papauwihin. Anong oras niya uuwi? Ano sabi ng anak ko? Grabe siya, ma. Sabi yung ganyan. Sabi ko, ay, tayo paano yan? Sabi niya. Basta, sabi niya, pagka kung sakaling kung kami, ayaw ko makatira sa bahay nila. Ganon. Sabi naman ng boyfriend niya, huwag daw pansinin ng mama niya. Ayun. Palagi man sabi na, nag-chat-chat man yan sa akin kapag mga okasyon. Magsabi niya, happy birthday, ma. Mama din tawag sa akin. Happy birthday, ma. Sabi ko, salamat eh. Matawag sa akin eh. Pero sabi ko, aral muna ha. Opo, sabi ko ganun. Sabi ko yun ng anak ko, wala kang mag-alala, ma. Hindi naman ako mag-aasawa. Inspirasyon lang. Ganun yung ng anak. Kasi may group chat kami mag-iina, apat kami. Ginawa din nila yan. Ginawa ko tapos pinalitan nila. Pangalan, anak ni Gamay. Kaya pa mag-dichokol kami. Kapag may naramdaman yan, ma, tutulo na ng pagkita ko na yan, tutulo na ng mata niya. Ipapaawa ba? Kasi kaya maliit pa siya, ganun siya. Kapag na may naramdaman, ma, masakit ulo ko, ma. Ganun siya. Siya ang pangalawa, yung panganay at saka bunso, hindi ganun. Siya ang pangalawa, pero grabe, saka yung parang nagpapaawa talaga siya.
yung siya talaga tupagin mo. Yung kayo yung, di ba, yung mga kasabihan na sa tatlo mong anak o sa ilan mong anak, mayroon talagang isang, ano, yung medyo may pasaway, yung mayroon na, yung ibang ugali, yan ang pakalaman.